Hi guys! Andito kami sa May Central. So usually, dito ginaganap yung transactions or palitan ng mga paninda ng mga nagsa-sideline ng OFWs. So, okay. So sa kaunting pera po, nagsa-sideline din sila para kumita ng extra. So dito nila ginaganap yun guys, makikita nyo. Ayan. Kung makikita nyo, ang daming mga Pilipina. Man, naririnig ba ako? Naririnig ako. Hindi naman makikita yan na. Hindi sa walang alam. Alam nila yan, kaya nga nakaganyan yan, oh. Ayan, oh, pagkalinggo lang yan, ginaganyan nila. Alam nila na dito ang ginagawang transactions. Yan. Mag-aabutan lang sila yan, guys. Labas pa tayo. Ito. Simple lang natin i-video guys kasi bawal. Ganyan kahirap ang buhay guys. Kaya huwag po kayong mag-expect na work at OFW is maraming pera. Nagkakalam ng pera ang mga OFWs. Kaya sa mga pamilya po namin sa Pilipinas, be considerate po sa paggastos ng pera dahil hindi namin pinupulot ang pinapadala namin sa inyo. So sana magsilbing aral lang po ito sa inyo na pinapakita lang namin kung anong instead na mag-holiday na po ang mga OFWs. So sinusubukan nilang kumita ng extra pera para may pampadala po sa Pilipinas at magpumpusan ng pamilya nila sa Pilipinas. Yan, kanya-kanyang transactions yan guys. Kung paano nila sila magbibenta, kumita ng pera. Yan, ang dala-dala nila kada linggo. So, kung iniisip nyo na ang Sunday is day off nila, yan ang ginagawa ng iba guys. Para kumita lang ng extra pera, ang isang araw na holiday nila is ginagamit pa nila para magtinda at kumita ng extra. Ganyan po ang mga OFWs natin dito sa Hong Kong. Ay, asan ba? Ang hirap na. So, yan guys, ang mga ginagawa namin kapag linggo. So, namimili kami. Ay, kaya pala. Yan guys, yung shop ko saan namimili ng mga goods para pinapadala namin sa Pilipinas. Ayan si partner galing sa loob. So, dito po namimili ang mga OFW na kagaya natin or namin para ipang door-to-door nila sa Pilipinas. So, yan po ang ginagawa nila pag linggo dahil yun lang yung time nila minsan. Namimili sila ng pang door-to-door. See? Kung gaano po ka ba? Kaswerte yung mga pamilya natin sa Pilipinas dahil wala na po silang ginawa kundi isipin yung kapakanan ng ating pamilya sa Pilipinas. Sa kakarampot na sahod, pinagkakasya po namin kung ano ang meron na natitira sa amin. So yan po. Yan, ginagawa, namimili para pang door-to-door.
Ito yung sinasabi nilang ali-ali, guys. Dito makikita nyo yung mga pamilihan ng... Pangyaw. Oh, Moise, ah, pangyaw. Yan, sunod-sunod na shop yan, guys. Mamili na kayo kung saan nyo gusto. Mamili ng mga ipapadala po sa Pilipinas. Yan. Sorry. Ayan, dami guys sa loob. So yan guys, si ate namili para pang door-to-door niya sa Pilipinas. Yan po yung ginagawa nila kapag ka Linggo, namimili sila ng ipapadala nila sa Pilipinas. Ate, pwede kitang ano yun lang? Ilang taon ka na dito sa Hong Kong, te? 5 years. 5 years. Anong pangalan mo, te? Okay lang? Okay lang kung ayaw mo. Documentary lang po. So, mag-door-to-door po kayo, madam? So, ayan. Doon ka. Ayan. Ayan po si ate, guys. Yan po yung dudor-dudor nila sa pamilya nila. So, since 5 years na... anong pangalan mo? Grace. Grace. So, ilang taon ka na dito, te, sa Hong Kong? 3 years. So, ano mo pong magpadala? So, usually, nakakailang padala ka po ng box sa isang taon? Wow! Ang saya nila. So, bali sa isang box nakaka, 'di ba usually tayo kasi iniipon natin, 'di ba? So, nakakailang bago mo mabuo yung isang box. So, ilang buwan ba 'yan? Inaabot. Eh, kasi lalo na pag December, magtatapos si Apo ng mga gamit, minsan 2 months, 3 months. Nakapag-ipon na ako bago ko ipadala before mag-December. Tulad nito, maghihintay ko na naman. Magtatapon na naman si Amo ng mga gamit. Next week, ipapadala ko na din. Oh, sige. Bago so, mag-December. So, since nagmamadali ko si ate, kasi syempre, isang araw lang po ang holiday namin. So, yun lang yung ginagamit namin para makapag-pamili at nakakapag-ipake ng ipapadala. So, salamat ate sa pagpapaulang sa amin. God bless. God bless. Ingat po, ingat. Yan guys, ito yung worldwide house kung saan dito ang tambayan ng mga OFWs kasi sa taas nito may worldwide stores sila kung saan naka-locate yung mga Pinoy stores, Pinoy parang kainan. So doon maraming Pilipino guys. So yan, kung makikita nyo, ay mga Pilipino. Yan. Yan, sa bungad makikita nyo yung Quezon Pinoy Express Mart. Yan, makikita mo rin yung mga product natin mga Pilipino. Andyan yung ating remittance center. Yan, kung saan yung ating mga nagtitinda ng phone. Yan, so kung makikita nyo, ayan, sa bungad yan, guys. Ayan. Sari-sari ang lama. Guys, ito yung kilalang Victory Supermarket dito sa Worldwide. Yan. Mga binibenta nila.
sari-sari lang naman ang laman, guys. Ayan. So, yun yung ating BTO. Remittance center. At ito yung hotel. Well-known hotel kung saan umuutang or yeah, kumukuha yung mga OFWs ng mga gadgets nila by installment. So, ayan guys, yung mga paninda nila. Hindi kayo pangaalam na product na Pilipinas. So, kung anong wala na hinahanap natin dito sa Hong Kong, dito lang po sa Worldwide makikita. Mga pampaganda na product po natin lahat dyan. Dito rin makikita. And guys, andito rin yung ating Western Union, kung Western Union ang ating hanap. So, meron din pong kainan dito kung gusto nyong kumain. So, hindi lang siya busy ngayon kasi weekdays na ako nagpunta. But usually, pag Linggo, halos wala kang madadaanan. Ayan. May mga kainan din dyan, guys. So, kilala ang Bisakol Sikat Express. Matagal na po yan na parang karinderya dito sa Worldwide. So, yung ating barkadahan. Kung makikita nyo. At yung ating ibang remittance center. Yung kilalang Frankie. Yan. Ang dash. And guys, pababa na ako. Exit na ako sa building ng Worldwide. See you sa next vlog ko. Don't forget to like and subscribe. Bye!